kwento mo, Kenneth. No, bibili lang po sana ako, sir, ng ano, gatas ng aking bunsong anak. Yung binabebe ko ang kahabaan ng barangay ilang. Nung pagdating ko po dun sa kurbadang daan, sir, diridiritso po ako sa aking daan, wala namang sasakin sa akin. Nung biglang lumusot si sir, hindi naman lang nag-plaser. At nung iniwasan ko siya, nasagi pa rin niya ako, sir. Base sa video makikita mo, lumalabas na yung nakabangga sa Toyota RAV4 na siya ay umovertake sa isang tricycle, no? Pero bago siya makabalik sa kanyang linya, ikaw ay nahagip niya na. Malinaw din naman sa video na ikaw ay nasa linya ka kung saan ka nararapat. Yes, sir. Okay? Ano ang nangyari matapos ang mabangga ka at malaglag sa motorsiklo mo? Hindi po sila bumaba, sir, sa kanilang sasakyan. Yung nakabangga sa'yo, anong ginawa niya? Nandun lang po sa kanyang sasakyan, sir. Hindi naman siya tumakas o tinakbuhan ka? Hindi naman po, okay, sir. So, tumawag po siya ng ano, sir, ng nurse. Kasi katapat lang ng ospital yung, tapos sinakay na ako sa wheelchair. Yung ano naman nangyari doon sa taong nasa loob ng sasakyan, nasabi mong hindi bumababa? Nasa ospital na ako yun, sir. Siguro, sabi nila, bumaba daw ng sasakyan nung nandun ng mga pulis. So eventually, yung bumangga sa'yo, nakipag-usap din sa'yo? Hindi, sir. Neighbor kong nakita, sir. Kinalaunan, napag-alaman mo rin kung sino yung taong yon. Yes, sir. Sino yung taong yon? Si Lieutenant Colonel Ludovico Eliazar. Lieutenant Colonel Ludovico Eliazar. Ano, yes, siya? Army siya? Police siya? O ano? Police, sir. Police, okay. Sabi mo, may mga police na dumating sa'yo nung nando ka pa sa ospital. Okay, anong ginawa ng mga police na yon? Kinuha yung salaysay ko, sir. Yung... Nagkaroon sila ng investigasyon? Yes, sir. Okay. Pero ikaw, ano naman nangyari sa'yo nung nasa ospital ka na? Anong ginawa sa'yo? Binigyan ako ng paunang luna, sir. Okay, ano bang naging injuries mo dahil sa pagkakabangga sa'yo? Yung ano, sir, yung fractured ko dito, sir. Sa fractured, sir. Clavicle, sir. Clavicle sa balikat. Ano, yes, pa? Tapos ito, sir, tinahi. Tinahi. Tapos mga gasgas sa, ano, sir, sa aking mga tuhod. Ikaw ba ay na-confine sa ospital? Yes, sir. Ilang araw? 25 nangyari yun, sir. 27 kami nakalabas. Okay. Colonel? Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. Colonel, ano bang masasabi mo tukos sa insidenteng nangyaring ito? Nangyari ito, sir, noong December 25. Actually, sir, yun yung ina-allege nila na ako ang nakabangga. Pero actually, sir, kung may pinapakita sila na video, actually, kuha ng video sa 7-Eleven yan, which is yung portion lang yung nakita doon. Ako, sir, may dashcam yung sasakyan ko. Kita siya, naglaro siya sa motor niya. Actually, sir, nag-overtake ako. Pero pasok na, sir, ako sa aking lane. And din siya, ang layo niya, sir. Nagulat ako, bakit naglaro siya? Nag-banking-banking siya. Nag-bank to the left siya. So, sinalubong niya, sir, ako. Hanggang sa pumunta siya more on sa lane ko na, sir, na kung saan ako pupunta dapat, sir. Nag-banking. Tapos, nag-bank to the right siya. Late na, sir. Nagpang-abot na kami, sir. Yun, sir, yung talagang nangyari, sir. Ayaw lang aminin, sir, ni Kenneth kasi. Kayo ba, Colonel, nagpakundak ba kayo dito ng traffic investigation? Actually, sir, inantay ko talaga yung mga nag-respond, sir, ng mga police. Okay. Until sa time na ma-investigahan nila, sir. Okay. Until sa time na napunta kami both sa police station. Until sa time na nag-arrive po kami ng agreement, sir, between me and Kenneth, sir. So, nagkaroon ng police investigation. Nagkaroon ba ng resulta yung investigation na yon? O hindi na tinapos? Ano, sir, ang tatapusan nun, sir, is nagkaroon kami ng agreement, sir, ng San Carlos Police Station, sir. Kenneth, kinoconfirm mo ba nagkaroon kayo ng agreement ni Colonel? May napagpirmahan po kami, sir. Yung pirmahan namin yan, sir, sa totoo lang, sir, labag po sa akin yan. Napilitan lang po akong pumirma, sige, sir. Sige, ano ba ang napagkasunduan doon? Yung 60-40, sir. Anong 60-40? 60 sa lahat ng bill po, sir, 60% sa akin, 40% kay Sir Eliazar. So, mas malaki sa'yo? Yes, sir. Bakit mo ngayon sinasabing labag sa kalooban mo yung pagkakapirma sa kasundo na yun? Sa kirot na aking nararamdaman, sir, gusto ko nang mapa-admit sa hospital, sir, kasi laglag na yung isang kamay ko, sir, masakit na talaga. Ibig sabihin, hindi tuloy-tuloy yung treatment mo sa hospital, nilabas ka pa? Hindi pa po, sir. Hindi pa po natahi, sir. Binalot lang po. Okay, so doon sa 60-40, anong kinalabasan? Magkanong gastos mo sa hospital umabot? Lahat-lahat, sir. 24,000 yung bill sa hospital. 24,000 plus po. Hanggang sa kasama na po yung mga gamot, sir. Nandito po yung mga ano, sir. Ito ba yun? Okay. Yung resibo. Magkano umabot lahat ng gastos mo dito? Yung sa hospital po, sir, kabuuan 24,000
784 po. Colonel, tanong, magkano na ho bang naibigay niyong pera para na masagastusin ni Kenneth? Actually sir, wala pa sir kasi ang maraming sila kasing pabalik-balik na kami sir sa hospital. Maraming silang binidemanda naman sir na kailangan yung just yung position niya daw, yung pagpapayo sa motor. Yun sir yung mga demanda naman nila sir na which is napag-usapan na namin nung una sir na we have to shoulder our expenses kasi sir ako din buti nga sir, naka-purwheels ako at hindi rin ako naka-motor kasi basag yung salamin ng ano ko sir. Buti hindi siya doon pumunta sa akin sir. Kawawa rin sa naman sana ako sir. Ito kaya nilang assessment ko ha. Saan ka naka-assign? Anong active duty mo? Dito sa ano sir, sa Pangasinan sir. Dito sa campus sir. Deputy Provincial Director for Operation ng Pangasinan PNP. Correct? Yes sir, bagong-bago lang sir. At the time na mangyari itong aksidenteng ito, ikaw ay Deputy Provincial Director for Operation na ng Pangasinan PNP? No sir, ako yung operation officer ng ano sir, ng Pangasinan sir. Ng? Sa PNP sir, Pangasinan sir. O nga, so nasa provincial PNP ka na ng Pangasinan nung mangyari itong aksidente ito, tama? Yes sir. At saan, sino ang police station na nag-imbestiga nito? San Carlos City Police Station sir. Pasensya ka na Colonel, kung bibigyan ko ng interpretasyon itong kasunduan ito na medyo naging one-sided in your favor. Ha, dahil unang-una ito ay nangyari sa police station ng San Carlos na kung saan ikaw naman ay Provincial Director for Operation ng Pangasinan PNP ha. Kaya ito ang tingin ko dito, Colonel. Unang-una, kung titignan ko yung video, no? At tama yan, may observation dito ang isang netizen. Kung titignan mo yung video, yung kalsada ay dalawang linya, oh. Yan, oh. Ibig sabihin yan, no overtaking yan. Okay? And at the time of the incident, ikaw ay nasa proseso ng pag-o-overtake at pabalik sa linya mo. At the time na bumangga ka, hindi ka pa completely nakabalik sa lane mo at yung nabangga mong motor ay nasa tamang lane niya. At kung titignan mo rin yung lanes na magpapakita, yung linya, yung guhit na nandiyan sa kalsada, bawal na bawal umovertake dyan, Colonel. So at the time na mangyari aksidente, you were committing a traffic violation, Colonel. Ano? So to me, ikaw ang negligent sa nangyaring aksidente ito, ha? Pero apparently, without the assistance of counsel or benefit of legal advice, ito pong si Kenneth ay napilitang pumirma sa kasunduang ito at siyempre sa kagustuhan niya ring maopera na kagad, siya ay napilitan din pumirma sa kasunduang ito. Kaya kung akong tatanungin mo, Colonel, eh sana wag na tayo magmatigas dito ay ipaglalabang kong nasasabihin na baliwala ang kasunduan na ito. Kaya sana maging cooperative ka dito sa pangangailangan ng aming complainant. Ikaw naman Kenneth, kung ikaw naman ay matulungan sa expenses mo ng karapat-dapat, tutuloy mo pa mag-ikasuhan to si Colonel? Sa akin lang po sir, bayadan po lahat ng, katulad nga nung napag-usapan po namin ni sir, na bayadan po lahat ng bill sa hospital saka pagpapayos ng yung motor sir, takasihiram ko lang. Tapos yung dalawang buwan po na hindi po ako nakapagtrabaho sir. Colonel, ano ba ang bottom line mo dito? Ipipilit mo ba itong kasunduan yung ito o ikaw ay i-entertainin mo yung sinasabing claim dito ni Kenneth? Gusto po naming malaman yun. I hope you don't mind. Sir, actually, ano na yan, sir, napag-usapan na namin na kung ano yung napagkasundo natin, willing akong ano yan. And more than that, madali lang naman akong kausap, sabi sir. Willing din akong makapag-fetal sa inyo, sir. O, Colonel, kasi ako, ipaglalaban kong ibaliwala ang kasunduan na ito. Kasi itong kasunduan na ito ay nakapremis na parang wala kang kasalanan. Tandaan mo, ang linaw ng video, kahit sa nating dalin yan, okay? Dalin ko yan sa piskalya, kakasuhan ka namin ng reckless imprudence resulting to damage to property and physical injuries, ha? Serious physical injuries ito. Pwede ko rin kasuhan ka namin administratively sa IAS. Ano po? Kaya sana, let's approach this problem on the right premise on your part na ito, ang aksidenteng ito ay sanhi ng iyong negligence o pagkakasala o pagkukulang sa pag-observe ng tamang traffic rules and regulations, Colonel. Kaya pakinggan po natin, Colonel, ng maigi kung ano ang gustong mangyari ni Kenneth. Sana po, pag-isipan niyong mabuti at entertainin ninyo. Okay, Kenneth, anong gusto mong mangyari ngayon? Yun nga, sir. Yung napag-usapan nga natin, kasi naabala na rin ako, sir. Bayadan niyo po yung bill sa hospital saka pagpapagawa ng motor saka yung dalawang buwan na hindi po ako makapasok sa trabaho.
So magkano lahat 'yon? Sa yung bill sa hospital 24,000, sir. Oh, maski 5 wala pang binibigay si Colonel Jan. Wala po, sir. O ano pa? Tapos yung sa bill sa motor po, sir, 17,700. 24,000 plus 17,700, that's what? 41,000. Tapos yung dalawang buwan po na hindi ako makapagtrabaho, sir. Magkano bang trabaho mo? Pintor po, sir. Pintor? Oo, nagpipintor. At bilang pintor, anong sweldo mo araw-araw? 800 po, sir. 800? Yes, sir. Well, Colonel, willing din naman sigurong kahit papano makapag-offer ka lang o mag-counter ka naman ng ano, ma-substantial para matimbang po namin kung papayag po si Kenneth sa inyong counter-offer. Ano pong masasabi nyo, Colonel? Yes, sir. Actually, may usapan na kami. Substantial din yung offer ko, sir. And then, yun nga, the best netizen na in-offer ko sa kanila, sir. Colonel? Yes, sir. Eto, nadidinig ng netizens, ha? Eto, hindi mo pwedeng sabihin substantial ang offer mo. Ang sabi mo lang dito is, ang usapan ninyo ay maghahati kayo sa gastos. 40% sa'yo, 60% dito sa nabangga mo. Hindi ka ba nahihiya? Mas malaki pa babayaran nung nabangga mo kesa sa'yo? Eh, ang linaw-linaw na ikaw may kasalanan. Pag yung video na yan, pinadala ko kay Chief PNP. Malinaw sa kanya na ikaw may kasalanan nito. Yeah. Tapos, ang agreement mo, 60-40, mas malaki pa yung babayaran nung binangga mo. Tapos ikaw 40% lang. Tapos magkakanya-kanya pa kayo sa gastos ng sasakyan, Colonel. So Colonel, binibigyan kita ng pagkakataon. Baguhin natin itong agreement na ito. Offer something better. Anong pwede mong i-offer, Colonel? Huwag mo naman ipilit itong 60-40, Colonel. 40% ang babayaran mo. Linaw-linaw, ikaw nakabangga. Colonel, ito huling salita ko, ha? Pakinggan mo ito sasabihin ko. Colonel, huwag mong sirain ang karir mo dahil lang sa isang banggaang insidente na ikaw pang may kasalanan. Okay? So with yes, those sir, reminders, yes, Colonel, bilang babala sa iyo, ano ang final offer mo? Una tayo sa hiling niya, sir, yung substantial. Okay. Niya, sir. So Colonel, ha, lahat ng kanyang medical expenses, i-cover mo. Yung damage ng kanyang sasakyan, i-cover mo. Yung kanyang... Dalawang buwan po. Dalawang buwan hindi nakapagtrabaho, i-cover mo. Okay ba sa iyo yun? Sir, yung... Dalawang buwan, hindi naman ano yan, sir, hindi naman regular. Oh, magkano counter mo? Niya, kung hindi mo kaya yung dalawang buwan, magkano, ilang buwan? Yes, hindi po naman siya regular sa trabaho niya, sir. Anong ilang buwan pa yung hinihingi niya, sir? Dalawang buwan. O mag-counter ka? Eh, pa-extra-extra lang sa trabaho yan, sir. Colonel, paano mo sasabing pa-extra-extra sa trabaho? Nakakasawa ba araw-araw tong taon to? Hindi, sir. Yun ang sabi nila, sir. O di wala ka pang personal knowledge na pa-extra-extra tong taong ito. Kung sinabi ng taong tong dalawang buwan ang nawala sa kanyang trabaho, binabase niya yan sa personal knowledge niya. Ngayon, Colonel, kung hindi mo kaya dalawang buwan, di sabihin mo, oh, attorney, pwede ba isang buwan na lang? Ganon, mag-counter ka na lang, huwag ka na makipagtalo pa. Ano, magka-counter ka ba? Anong counter mo sa dalawang buwan? Hindi, sir, makikiusap lang si provincial director namin, sir. Ha? Hey, attorney. Yes, sir. Okay, nasabi niya na natin, yes, si Colonel Jeffrey. Si provincial director po ito. Yes, sir. Yung demand po niya, approve po yan, wala pong problema. Ay, thank you, sir. Kapuntay mo na lang sa akin dito personally sa opisina ko dito sa Lingayen at ako na mag-aayos. Huwag na po yung palakihin itong problema para pagkasabi kay Kenneth, pasensya sa istorbo. And I will assure na kung ano man yung hiningi niya, yung demand niya, approve po yan, approve po. O hindi na natin po patagalin para both sides hindi na ma-express at para maayos na. Total, alam naman natin na walang may gusto dun sa aksidente. So, kaya nga tinatawag na aksidente. So, the best move or the best way is mag-settle na lang. Nako, Colonel, thank you very much. Alam mo, Colonel, oh, minomonitor tayo ni Senator Rafi at tinatanong niya, attorney, sino ba yung provincial director na yan na inaako lahat ng gastos? Okay, bigyan natin. Opo, opo. Ay, ganun ba? Yes po. Ay, nako. Opo. Si Colonel Fanged, attorney, lagi ding uma-action sa atin yan. Ay, nako, Colonel. May mga nilalapit tayo kay Colonel Fanged. Colonel, samahan po namin sa tanggapan niyo po, Colonel sila, Colonel Eleazar, gayon din po sila Kenneth Paragas. Yes, actually, kahit hindi niyo na samahan para hindi niya ako maisturbo, I will assure Kenneth na i-entertain ko siya at ayusin natin itong problema. Siya lang mismo ang pumunta sa akin, wala pong problema. May number naman ako, ma'am, sa inyo, pakibigay na lang po sa kanya. Opo, pasamahan na din po namin, Colonel, as per Senator Rafi Tulfo. Maraming salamat po, Colonel Jeffrey. Colonel, thank you very much. Sana one of these days, pag naligaw ko sa Pangasinan, mabisita kita dyan, Colonel. Thank you. Opo, anytime po, anytime po. Pasensya na po sa kunting abala na dinulot ng aksidente nito at humingi po ako ng paumanhin sa naabala. Thank you, thank you. Thank you po. Ganun ka kanina kapag trabaho.
Nagmula nung December 25 po, sir. Pagbigyan ka ng konting ano, ha? Pamasahe mo, ha? Pero in fairness naman, Atty., meron din po sa medical niya na kailangan niya pong mag-pahinga for 2 months. Kasi si sir Ilyasar, sir, meron siyang parang sa akin lang, parang pagbabanta. Colonel Ilyasar, please note na nagsumbong sa amin dito si Kenneth na meron kang pagbabanta. Na, makakarating naman niya. I'm sure makakarating niya kay Provincial Director Jeffrey Fanged. O ito, pang blowout mo sa mga anak mo. Oh, I'm sure wala kang sweldo na ilang araw na. Salamat po, sir. Thank you po. Sige. Thank you po, sir. Sige po. Okay. Sir, and tatawagan po kayo ng aming reporter para masamahan po sa tanggapan po nila Colonel Jeffrey Fangid po sa ating PD po. No, maipatawag din po natin sila Colonel Ilyasar at dun po natin mapag-usapan kung ano po yung nararapat na makukuha po ninyo. Okay? Sir, salamat po. Sige po. Tawasapin po namin kayo sa kabila, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat din po.